Sobrang hirap kapag ikaw yung umiintindi ng nararamdaman nila tapos hindi man lang nila naisip kung ano ang nararamdaman mo. Legit talaga yung sakit kapag palaging ikaw na lang yung nagbibigay at umiintindi na halos wala ka ng ibang iniisip kundi ang kapakanan niya o kapakanan nila. Ni hindi mo na ata rin iniisip o nabibigyan ng oras yung sarili mo. Pero hindi masama iyon, kaibigan. Kasi kapag nagbibigay ka, hindi ka dapat nag-iisip o humihingi ng kapalit. Masakit lang talagang isipin, pero ganun talaga ang buhay. Lalo na kapag nagmamahal ka ng tunay. Nakakalimutan mo na yung sarili mo para sa taong mahal mo. Para sa mga taong mahalaga sa buhay mo. Pero para sa akin, the best ka. Basta huwag mo lang kakalimutang pirhan yung sarili mo kahit 1% para kapag nawala sila sa buhay mo, kapag iniwan ka nila, makakabangon ka pa rin. Tandaan mo yan. Alam ko, napakarami mong plano sa buhay. Isang bagay lang ang gusto kong pakatandaan mo. Kahit mabagal man ang takbo, ipagpatuloy mo lang. Basta ang mahalaga ay umuusad ka. Huwag mong hahayaang pigilan ka ng takot at pangamba ng iyong puso para tumigil sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Gawin mo ang mga bagay na masaya at may pagsisikap hanggang sa hindi mo na namamalayan, unti-unti mo na rin naaabot ang mga ninanais mo. Huwag kang magmadali, kasi lahat ng mga nagmamadali, sila yung madalas na nagkakamali. Ang mahalaga sa buhay ay nagpapatuloy ka at humihingi ng gabay sa ating buong may kapal. Pero kung nakakaramdam ka ng pagod, hindi masama iyon. Hindi masama ang magpahinga. Hindi mo pasan ang mundo para isiping kailangan mo ng sumuko. Hindi mo kailangan makinig sa opinyon o sasabihin ng iba. Ang kailangan mo ay ang pagtitiwala sa sarili. Papunta sa pangarap mong matagal mo nang minimithi. Hindi minamadali ang buhay. Kailangan mong paghirapan ang mga bagay-bagay para sa pinakamasarap na tagumpay na iyong inaasang. Tandaan mo yan.